Bukod kay San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, may ilang Pinoy pang maaaring maging susunod na santo ayon sa Vatican. Kilalanin ang mga Pinoy na idineklarang servant of God. Panoorin po natin ito. Idineklara ng Vatican bilang isang servant of God ang binatilyong Pinoy na si Darwin Ramos. Unang hakbang para maging isang opisyal na santo ang pagiging servant of God. Dating batang lansanga na namatay noong taong 2012 dahil sa sakit na tinatawag na Duchenne Muscular Dystrophy, dahilan para hindi na ito makatayo at humina ang kanyang muscles. Ayon kay Bishop Ongtioco, sa gitna ng paghihirap at karamdaman ay lumalim palalo ang ugnayan ni Darwin sa Panginoong Hesukristo. Yung kanyang kahirapan, sakit, hindi niya tinignan parang hanggang doon lang, negative, bakit pinabayaan ako ng Diyos. Pero sasabihin niya sa mga tao, may mission ako. Ginamit siya, lalong-lalo itong panahon ng Year of the Youth. Namatay siya 2013, 14, mukhang bakit na tiyempo pa sa 2019. Siguro, yan ay kalooban ng Diyos. Ayon sa kanyang guro na si Anna Lee, mula sa Tulay ng Kabataan, isang foundation na nag-aruga kay Darwin, namumutawi nga raw lagi ang ngiti at nangingibabaw ang pag-asa kay Darwin sa kabila ng kanyang kondisyon. Likas din daw kay Darwin ang pagiging madasalin. Never kami nagkaroon ng one-on-one talk na hindi niya maisabi sa akin na, ma'am, yung mission ko kahit na ganito ako. Kasi alam ko na merong gustong ipagawa sa akin ng Panginoon. Ang pananampalataya niya ay napaka-strong. Patuloy ang masusing pagkilala kay Darwin, hakbang ito tungo sa mahabang proseso para opisyal na maging santo. Pero alam niyo ba na hindi lang si Darwin ang kinikilalang servant of God mula sa Pilipinas? Isa na dyan ang paring si Alfredo Versosa, ang kauna-unahang obispong Ilocano. Sinuyod ang mga bayan para ipalaganap ang pananampalatayang Katoliko. Mula naman sa Cebu ay si Archbishop Teofilo Camot. Nakilala sa kanyang mga spiritual gifts umano gaya ng healing, levitation at bilocation o yung pagiging present ng isang tao nang sabay sa dalawang lugar. Kandidato rin sa pagiging santo ang servant of God at madre na si Sister Dalisay Lazaga. Ang kanyang pangalan, patotoo sa kanyang dalisay na pananampalataya bilang Kristiyano. Dobleng inspirasyon naman ang hatid ng Talangpa Sisters na nilisan ang kanilang komportableng pamumuhay sa Kalumpit, Bulacan at mas piniling magrenta at tumira sa simpleng kubo upang sundin ang kanilang spiritual calling. At ang pinakabago sa listahan mula sa Pilipinas, kabilang sa maaaring maging santo ayon sa Vatican News, si Mother Maria Beatriz Rosario Arroyo ng Molo, Iloilo, o mas kilala bilang Rosario of the Visitation. Si Mother Rosario ang founder ng Congregation of the Dominican Sisters of the Holy Rosary. Ilan lamang sila sa mga tinaguriang servant of God sa ating bansa, mga kandidato sa pagiging santo. Pero ayon nga kay CBCP Officer Reverend Father Frank Lucas, lahat tayo kandidato sa pagiging santo. Ang dahilan bakit may mga santo dinideklare ng simbahan at nilalagay sa canon, sa listahan, parang i-prove sa atin may Diyos, may langit, at kung naging malinis at heroic ang buhay mo sa iyong pananampalataya, so doing, nagiging ehemplo ka. Ipinapaalala sa atin ang mga santo kung paano ang mamuhay ng banal at may malalim na pananampalataya.